Good morning, guys. So, bali, ngayon, mag-i-install tayo ng second columns. Kaya, tingnan natin, guys, yung kinabit nila. Yan, yan. So, guys, ito yung kinabit nila. May mali rito. Itong crank na to, kasi ang nakaposisyon. Kaya ngayon to, papatanggal ko ulit yung second columns ko. Dapat kasi itong trans na to is andito siya. Bali, andito siya. Yan. Wala dito. Wala sa tabi ng splicing bar. Dapat to, nasa loob. Yung crack bar. Kaya ngayon to, patatanggal ko. May mali. Yan, guys. So, ito nga yung guys yung kinalabasan ng ano kanina yung pinatanggal kong second column rebars yan. Kanina talagang hindi ko mawari, malayo pa lang, wala na. Kaya lahat ng kinabit nila kanina pinatanggal ko. Ngayon, after rectification, ito na. Nakuha ko na yung gusto kong quality or yung pagka-crank. Kasi kanina naka may tatlong bali, may apat na bali yung crank. So ang kailangan ko lang dalawa lang. So ngayon, ito na yung kinalabasan niya. Okay na siya. Dito guys, mapapansin niyo, ito nakapasok na dito sa loob. Ito yung lap length ko. Tapos ito yung second columns ko. Kaya yung crank niya andito na sa loob. Yan, yan, yan. Papansin nyo. Kasi kanina, ito, andito eh. Yan, yan. Yan ang, yan ay mali. Kaya ngayon, nakauna nila. Kaya sa susunod, alam na yung gagawin. Yan, guys. Yan. Ito yung crank niya. Yan. Nakapasok na sa loob. So, yan na yung tamang location or position ng second main bar columns. Yan. So, okay na guys. Ito na yan. Ito naman yung ano niya, closest stirrup. Bali, 70. Yung lap length ko. So, bali yung kalahati nun. Mayroon siyang 5 cm spacing. Tapos yung kalahati nun, bali ano na lang siya, bali 10 cm na lang. Yan, yan. Yan guys, yan. So yan ngayon, after rectification, naitama na yung mali. So, okay na guys. Mag-start na kaming mag-erect ng scaffolding. Kasi ito, 5 meters yan, no? Kaya, ipapa-erect ko yung scaffolding hanggang doon para doon namin ilalagay yung mga stirrups. Taas. Yan guys, yan. Ayaw pala takbo niya, kaya parang usog-usog lang. Hindi nga, lagyan na natin ng plans sa taas. Takbo lang silang takbo doon. Wala nang tanggalan. Bagay, usok-usok lang. Yung plants mo, di ba mayroon kang dating mga kahoy na mahal dyan? Malaki? Oo. Nang makakapal. Di po yun, ginamit natin dito. Dito na nagamit na rin ba dyan? Oo, dito po, dinagay sa pulma, di ba? Yun yung kabal na yun. Di ba, may mga oversize naman ano dyan, na kukulamber. Yun ang ilagay natin sa ibabaw. O kaya ito. Yung parlance, oh, yan, yan, yan. Yan ang lalagay ko doon sa ibabaw. Mas matibay yung parlance na yan. Yan, yan, guys. Yung parlance. Yan, yan. Kapal si parlance ito. Sabi ng building, pumayat na nga, pero si parlance, si panalipis eh. Yan, guys. Iwasan niya naman ako yung bago. Nag-i-reaction na kami ng scaffolding. Siguro isang patong pa para maabot yung sa dulo doon. Para doon namin ilalagay o ibabagsak yung stirrups pababa. Yan. Doon namin isusot yung stirrup doon sa dulo na yan. Pababa. Yan.
napakahalaga talaga pag mga scaffolding. Ang daling mag-erect ng scaffolding. Pagkaganyang may mga steel scaffolding. Yan yan. Pagka gagawa ka lang ng scaffolding mo na kahoy, siguro abutin na ng ayan, madalawang oras siguro. Magmula doon sa kayang abutin na dulo para doon magagaling yung estiras pa o ba. Ayan. Yan guys. Kita nyo sa taas. Doon nagsisimula yung paglagay ng lateral estiras. Yan. Pa-discover. Sabi ko. Dali mo ng ano ah. Yan, yan guys. Yan. Hello guys, time check tayo. Bali 1:30 ng hapon. Ito bali malapit na matapos yung paglalagay ng lateral stirrups. Yan. Siguro mga 10 na lang. Tapos lilipat kami sa kabila. Kabilang column. Yan. Yan guys. Yan.